Marami ang nakakapansin na maganda ang jump hook ni Kai dahil na rin sa kanyang height, at kapag malapit ito sa loob ng paint malapit sa basket ay mataas ang percentage na pumasok ang kanyang tira, at sa tingin rin ng karamihan ay kung magawa ni Kai na mapalakas pa ang kanyang katawan para makalapit sa basket at mapaganda pa niya ang stroke ng kanyang jump hook ay magiging unstoppable ito sa opensa. Sa larungan nila laban sa Brisbane Bullets ay napansin rin ng karamihan sa mga basketball fans na konti lamang ang playing time na ibinigay dito kay Kai Soto, at naglaro lamang ito ng 4 minutes 33 seconds at merong 3 points, 2 rebounds at 1 assist. Marami sa mga basketball fans na sumusuporta dito kay Kai Soto ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagkomento sa mga social media platforms ng Adelaide 36ers dahil na rin sa hindi nakapaglaro ng maayos si Kai sa game na ito. Pareho pa rin ang resulta ng Adelaide laban sa Brisbane Bullets, at talo ang 36ers ng dalawang beses laban sa team na ito. Noong una nilang nakalaban ang team na ito ay 77-73 ang score, panalo ang Bullets. Sa ikalawa nilang laro laban sa Brisbane Bullets ay parehas pa rin ang resulta, 92-91. Talo pa rin ang Adelaide 36ers, at sa game na ito ay konti lang talaga ang playing time ni Kai. Kung titingnan natin sa ladder ay hindi na makakapasok ang Brisbane Bullets at ang Adelaide 36ers sa playoffs o top 4. Kaya naman marami ang nagsasabi na dapat ay gamitin na ni Coach Broughton ang mga bench players niya para sa development. Balikan natin ang jump hook ni Kai, na kung saan ang nagbantay sa kanya sa play na iyon ay si Samuel, dating import ng Lasal, at ang laki ng height advantage ni Kai, at walang nagawa si Samuel sa play na iyon kung hindi ay panoorin na pumasok ang bola. Gumamit rin ng konting pwersa si Kai sa play na iyon, at may nakikita na tayong magandang galaw mula dito kay Kai sa pagposte papalapit sa basket. Soto inside, guarded by Samuel, got the height advantage, you got it to go on the little jump hook. Good take by the big fella. Go back to it. Nananatili naman si Kai Soto sa Draft Express trending, at nasa top 5 pa rin ito na kung saan rank 3 siya ngayon. Kung mapapansin natin ay wala pang nagdideklara sa mga NBA prospects na naglalaro dito sa NBL, at mukhang sa deadline na magdedeklara ang mga ito, na kung saan ang petsang ito ay sa April 24, at ito rin ang araw na kung saan magtatapos ang NBL 22 regular season. 7 games pa ang natitirang laro ni Kai at ng Adelaide 36ers, at mahalaga kay Kai Soto ang bawat laro dahil na rin sa ito ang magiging basihan ng mga NBA mock draft scouts at NBA talent scouts kung handa na ba si Kai na maglaro sa next level, at ito ay ang NBA. Pwede rin naman na kunin nila si Kai Soto at i-develop na nila ito sa NBA, dahil pang NBA na ang skills ni Kai, at ito ay galing na mismo sa mga coaches, players na nakasama niya, at maging ang mga ibang NBA scouts ay ito rin ang nakikita nila sa kanya. Ang height rin ni Kai ay pang NBA talaga, at kung bibigyan nila ito ng pagkakataon na makapasok sa NBA at masanay sa ligang ito ay lalakas ito. Lalakas si Kai dahil na rin sa maging ang kanilang training ay mas matindi. Nasa NBA rin ang pinakamagandang pasilidad para ma-develop ang mga players. Hindi pa rin malinaw kung magpapadraft si Kai ngayong 2022 o ipagpapatuloy niya ang paglalaro dito sa NBL. Hindi rin nawawala ang posibilidad na baka lumipat si Kai ng team o liga. Tandaan natin na napabalita na merong mga NBA G League teams ang nagka-interes dito kay Kai bago ito pumunta sa NBL. Kaya lahat ay posibleng mangyari para sa karera ni Kai sa basketball pagkatapos ng NBL 22.